Hello mga paps! So welcome back to the another episode of... A few moments later. Hello mga paps! Welcome to the another episode of Dad's Cabin Motovlog. So today mga paps, mayroon tayong isang subscriber na nag-request kung paano magkabit ng tank box. So siya po ay si Sir Jomar Pakunla. So Sir Jomar, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa pag-subscribe at sa pag-suporta sa channel na. So ito ay mga paps, ipapakita ko na sa'yo kung paano ko binabit yung tank box na ginawa ko. Ginawa ko nga ba? Nakabit ko pala, mali pala. And pasensya na rin pala kung ano, medyo natagalan tayo mag-upload gawa ng last time bumigay yung ano ko, computer. So nanasiraan tayo ng power supply, kaya medyo natagalan tayo mag-upload. So today meron tayong isang subscriber na nag-request ng video na to. Tinatanong niya kung paano tayo naglagay ng top box sa Baja City 125. Then ipapakita ko rin kung ano yung kasa na ginawa ko rito. Kasi meron tayong mga ka-rider na may City 125. Ang ginawa kasi nila, may pinutol sila dito. So dito hindi ko na siya pinutol, ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung pinaka-easiest way para maikabit yung box na to. So itong video na to, mabilis lang, so direct to the point tayo, wala nang sabi-sabi, umpisa na natin. So ito po yung ginawa natin na ano, pagkakabit ng top box. So wala tayong pinutol. Advance ako mag-isip. Ayun, no? Ito yung wire na ginawa natin dun sa isang vlog, yung para sa LED strip sa brake light. So yung iba kasi nakikita ko ito, itong bakal na to para sa bracket, sa handle ng angkas, pinuputol nila to dito. Yan, o kaya dito. Pinuputol nila yan kasi para maipasok yung box papunta pa rito. Para mas matibay. Paano masabi? Pero yung sa akin kasi, hindi ko na siya pinutol. As is na siya. Tapos yung sa ilalim niya, ganito nag-iitsura. Ayan. Tapos sa side. Ayan, hanggang kalahati. So hindi ko siya masyado nilalagay ng mabibigat na bagay kasi delikado kasi nga kakalahati dito. Pero bala ko dito, maglalagay pa ako ng bracket na bakal hanggang dito para tumibay. So medyo wala pa tayong time at naghahanap pa ako ng bakal na pwede kong ikabit dito. Pero soon lalagyan ko rin siya. So ito yung itsura niya sa loob. So pasensya na mga paps ko, medyo marami, hindi ko pa siya napupunasan eh. So yan. Medyo magkakaiba yung bolt na ginamit ko kasi yung stock na kasama ng bolt nitong bracket masyadong mahaba, hindi ko pa siya napuputol. Kaya kumuha muna ako ng ibang bolt na magpipit dito sa ano natin, sa bracket. Ipapakita ko na lang siguro kung gaano kahaba yung kailangan yung bolt para at least madali nyo madedetermine kung anong size o haba ng bolt yung magagamit nyo o kailangan nyo sa pag-install ng bracket. Okay dito mga paps, no? So ito yung ginamit natin na bolt. Allen type, ordinary lang siya. Tapos meron siyang isang washer tsaka isang nut na M6. Ayan, yun yung kanyang bolt. So, sukatin natin yung haba. So, ang haba na gamit ko rito ay mga paps is ano lang, 2 cm. Ayan, 2 cm lang, enough na yon. Kasi pag sobrang haba nung bolt, pangit na siyang tingnan dito. Paglalawitan na yan dito, pangit na siyang tingnan. Kaya 2 cm, okay na yon. Lumampas man ng konti, kailangan kapiraso lang, huwag masyadong mahaba. Alanganin. Sa pagkakabit nito, tapos meron siyang ano, kasama na gantong washer, diamond washer. Pag bumili ka ng bracket, kasama na to. Para hindi masira yung plastic sa ilalim. So dito sa ibabaw, dyan lang yan. Tapos sa ilalim nalagyan natin yung washer and nut. So pag bumili kayo ng bracket mga paps, ito yung ano, kasama niya. Meron siyang diamond washer, yan. Tapos meron siyang kasama nito. Ito yung para sa ilalim. So hindi nyo na kailangan ng ano, flat bar kasi may kasama na siya. Tapos ang kailangan na lang is itong washer tsaka nut. Tapos yung bolt. So ang pagkakabit nito, ganito. Mauna muna itong bolt. Dito. Pasok nyo yan dyan.
Next is yung flat bar. So ito, ginamit ko siyang mga pops ng ano, T-range na size 10 para lang pangontra, para hindi sumama yung nut kapag hinihigpitan na natin. So pops, ito yung ano, ganito itsura niya pag kinabit. Kailangan nakasangat yung bracket ng motor doon sa ano, sa plate. So makita nyo, kapag mahaba yung bolt na nilagay nyo dyan, ang pangit tingnan. So yung 2 cm, inap na yon para hindi masyadong lumawet. Yan yung magiging itsura nyo. Ito yung dahilan kaya nila tinatanggal to, itong bracket na to, kasi bumabangga to dito. Tapos kakapusin ka naman dito sa ilalim. Makita mo yung nagkakalhati lang. Okay lang naman yan. And mukha naman matibay itong bracket natin. Basta wag mo lang kakarga ng sobrang bigat. Mga around siguro, mga 8 kilo pataas, masyado na mabigat yon. So hindi ko siya pinol kasi papangit eh. And by time, pag dinigyan ko ito ng sidecar, mas maganda kung meron siya nito. Kaya hindi ko na siya pinutol. So far okay naman yung pagkakakabit natin. Pati nagamit ko na rin siya. Pag naikabit mo na paps itong mga, itong apat na bolt, so ito yung pinakatakip. Ganito na siya ikabit. So sa pagkakabit naman nito, dito mo siya unang ilalapat sa portion na to. Yan, dyan muna. Next, tsaka mo ilalapat dito yung isang side, yung isang corner muna. Tapos yung kabila bago yung gitna. So ayan, ganyan lang siya, paps. Madali lang naman siya ikabit. So ito, paps, yung bus kapag ikinabit mo, dapat may maglalak dyan na bakal. Dapat talagutok yan. Yan, so dapat may maglalak doon sa loob na yon. Dapat kakalso yung bakal ng ano, ng box na sa bracket, para hindi siya matanggal. So ganoon lang siyang kadali. So ayan, okay na yung box natin, nakakabit na. So mga paps, ito yung update sa City125 natin. So ito yung na-request ni Sir Jomar Pakunda. So madali din naman po yung pagkakabit ng box. Hindi nyo na kailangan ng mga special tools. So kumuha pa ng magaling na mekaniko. So basta yung bolt, kailangan medyo maiksi lang para hindi masyado lumawid sa ilalim. Kung nagustuhan nyo mga paps itong episode natin for today, no, so hit mo yung subscribe button and notification bell para ma-update kayo sa mga bago natin videos and tutorials. So mga paps, hanggang dito lang muna yung episode natin. So maraming salamat sa panonood and sana may nakakuha kayong idea kahit papano sa pagkakabit ng top box. Maraming salamat po sa panonood. Dad's Cabin, I'm out.